Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating subject PF101, Object Oriented Programming with C#. Ito po muli si Sir Nevan, ang inyong instructor sa course na ito. Okay class, nasa LP3 na tayo. Yung soft copy ng module natin na send ko na sa Messenger at na-upload ko na rin sa FB group natin. So, yung LP3 natin, yung topic natin ngayon ay tungkol sa link o language integrated query. So, more on ano na tayo, query sa isang database or sa isang collection. Pero since wala pa tayong database, sa collection muna or sa object, link to object. So, dito sa tutorial natin ngayon ay magbibigay lang ako ng ilang examples, konting examples lang kung paano gamitin yung link. So, nire-recommend ko na talagang dapat basahin ninyo yung ano natin, yung module natin. Kasi nga dito, hindi ko na talaga tatalakayin yung definitions, talagang hindi ko na tatalakayin yung explanations. At saka, hindi ko matatalakay lahat dito yung kung ano yung nasa loob ng module natin. Kaya, nire-recommend ko, ini-encourage ko kayo na basahin nyo yung soft copy ng module natin. Okay, kung mapapansin din nyo, dito sa Visual Studio natin, meron na akong dalawa, create na classes. Yung pet at saka animal DB. So, itong example na ito, actually, nasa loob na ng ano natin, nandun din sa ano natin, soft copy ng LP3 natin, ng module natin. So, ito yung gagawan ko rin ng example dito. But definitely, yung makikita nyo example dito, andun na rin sa ano natin, sa soft copy ng module natin. So, kaya konti lang ang tatalakayin natin dito. Kung paano mag-query gamit ang link queue at saka gamit ang ilang operators. So, kasi marami yung operator eh. Marami yung extension method. So, i-search nyo rin sa internet, ano? Yung mga extension methods or yung lahat ng mga operators. Pero, sa module natin, nakalagay din doon. So, sa class pet natin, mayroon tayong attributes. Yung ID, name, type, at saka bread. So, mayroon din silang mga data type, di ba? Dito naman sa AnimalDB na class, andito yung list ng pet natin. So, yung pangalan ng list na ito, yung AI pets. So, parang yung plural lang. Personal preference, bahala kayo kung anong ilagay nyo dyan. Pero, yun nga. Yung nakalagay dito sa AnimalDB, yung collection o yung list ng pet. Okay? So, kaya kung mapapansin niyo dito, mayroon tayong static data. Andito yung mga attribute, ID, name, type, at saka breed. So, nilagyan ko lang ng value. Okay? So, mayroon tayong 10 data dito. At yung mapapansin ninyo, yung ID ay walang duplicate. Kasi dapat talaga yung ID natin. Kasi nga, parang model na ito ng database sa SQL eh. Ganito yung pagkakaano niya. Ganito yung parang model niya sa database kasi meron tayong row, table at saka or table, row at saka column. Okay? So yung ID natin dito is unique pero yung name natin, yung type natin pwedeng magkaroon ng duplication. Okay? Yung ID lang talaga hindi. So yun, paano gamitin yung link? Ibig sabihin yung magke-query kasi tayo dito sa collection na ito. Kung ano yung gusto nating kunin, idadaan natin yung sa query. So isa sa pag-create ng query lalo na dito sa ano, lalo na dito sa .NET ay link language integrated query. So, ano ibig sabihin ng query? Definitely, magre-request tayo ng data or information. Normally,
nagre-request tayo ng data or information sa isang database. Pero since wala nga tayong database, dito muna tayo sa ating list magano. Dito sa collection nito, mag-re-request ng data or mag-query. Okay, so marami yung query kaya hindi natin maano yun. Hindi natin maiisa-isa yun. Kaya nga ini-encourage ko kayo na basahin niyo yung module natin. Then sa online class natin doon tayo magkakaroon ng or doon ko sasagutin yung mga katanungan ninyo. So ngayon ipapakita ko lang kung paano gumawa ng query. So dito sa collection natin halimbawa gusto kong kunin yung sabihin natin yung unang data dito sa ano na to, sa collection na ito. So yung unang data, itong unang object na ito, ito yung first na sa sequence, ito yung pinakauna. Kung gusto kong makuha ito, maraming paraan. Pero definitely, kasi nga gusto natin makuha yung una, so first. So gagawa tayo ng query tungkol diyan gamit ang link. Okay? So syempre pag magki-create tayo ng query, yung result ilalagay natin sa isang container. So kailangan pa rin natin mag-declare ng variable. So syempre kung kailangan mag-declare ng variable, kailangan din natin mag-create ng data type. So ngayon bago sa inyo to, gagamit ako ng var. So nasa module natin ito. Para mas maintindihan niyo, no, basahin niyo na lang yung definition nito o ano ibig sabihin ng var. Kasi nga dati, 'di ba, yung ginagamit natin, yung specific talaga na data type, kagaya ng int, kagaya ng string, etc., etc. Pero ngayon, ini-introduce ko sa inyo yung var. Pero hindi ko na-explain dito kung ano yung var. Basahin niyo talaga yung module natin. So var, then yung data type ay yung variable, yung magiging container. So syempre variable, personal preference na naman, pero syempre gawa na lang tayo ng may sense na pangalan ng variable. So this time ipapangalan ko lang result equals, so saan ako magki-query? So magki-query ako dito, dito sa loob ng class na ito. So tatawagin ko yung class name AnimalDB. So 'di ba yung sabi ko kanina, gusto kong makuha yung unang sequence ng nitong collection na ito. So kasi dito, dahil alam ko yung ID ng unang sequence, pwede kong kunin yung ID. Pero kung sakaling, kasi normally hindi naman natin nakikita yung database, pwede pa rin natin pwede tayong mag-create ng query kahit hindi natin nakikita ito, na makukuha natin yung unang sequence. So gamit ang isang operator na animaldb.pets. So itong pets, ito yan ha, itong list yan, kasi nasa loob siya ng AnimalDB na class. Then gagamit tayo ng first na operator or extension method. Yan. So, yan lang. Ganun lang kasimple. Yung paano natin makukuha yung unang sequence. Okay? So, kung titingnan natin dito, magbe-breakpoint ako. Pag ni-run ko ito, ayan. So mag pipress ako ng F10 dito sa keyboard. So kung makikita nyo, yung result na nakuha natin, yung unang sequence ay ito, si ID number 1. Okay? ID number 1. So
console dot write line, pwede naman natin kunin yung ipakita talaga yung display. Sabihin natin na ID gawin tayo ng string format result dot ID. So kung ano yung makukuha nating result dito, ipapasa natin yung una, yung kukunin muna natin yung ID, then ipapasa natin dito. Okay, pangalawa yung name, so ito papalitan ko name. Pangatlo yung type, so ito naman palitan natin ng type. Console, sorry, lagay na lang breed, hindi tinapay breed. Okay, so ngayon yung result natin dito, yung result na makukuha natin, ipapasa natin dito sa variable na result syempre, at saka i-display natin. Okay, so run natin yan, nakuha natin yung first sequence dito sa collection na ito, which is nung ID number 1, name Choco, type dog, at saka yung breed niya yung German Shepherd. Okay, paano kung wala? Paano kung pero syempre hindi mawawala. Parating mayroon 'yan, maliban na lang kung mayroon tayong specific na kinukuha. For example, x, ito yung lambda expression ito. So itong x, variable din to. Variable din 'yan. So tawag dito parameter. So 'yan. So x dot breed equals sabihin natin dog o cat, kasi meron tayong cat. Hindi pala breed, type. Sabihin natin type. So definitely yung gusto nating kuning ano dito, I mean yung gusto nating kuning yung nire-request natin kuning data dito, yung unang sequence din, pero this time yung type na cat. Okay, so kanina wala tayong parameter. So ngayon mayroong parameter, gumamit tayo ng lambda expression. Kanina walang parameter, di ba? So kumuha siya, naghanap siya dito lahat, kinuha niya yung pinakauna. So ngayon mayroon tayong parameter, tapos mayroon tayong ano sa type, sa type na cat siya maghahanap. Yung una dog, pangatlo, pangalawa dog, sa sequence na ito ha, kasi sunod-sunod yan eh. Yung unang sequence dog, pangalawa dog, pangatlo dog, pang-apat dog pa rin, pang-lima dog pa rin. Then pagdating dito sa 6, cat siya. Sa 7 naman, cat din. Sa 8, cat din. So dito siya maghahanap. Ito yung magiging ano, magiging basihan niya. Pero syempre, yung first sequence din, yung una niyang makukuha dito, yung i-re-return niya ito. Okay? So ngayon, kasi nga mayroon na tayong parameter dito, hindi na ito yung lalabas. Si ID number 6 na. Sa yung unang sequence na mayroong type na cat. Okay? So i-run natin kung tama nga ako. Ayan, tama nga. Tama yung result natin. So ID 6 at saka yung name Chichi, type cat, breed Persian cat. So hindi niya, syempre hindi niya ipapakita ito kasi hindi naman to yung first sequence eh. Hindi naman to yung first sequence. Yung 8. So ayan. Ganon mag-query kasi ngayon nasa console application pa lang tayo. So
hindi pa siguro ninyo gaano nakikita yung ano, yung tamang environment dito. Kasi sa susunod sa LP4 natin, gagamit tayo nito, pero mayroon ng GUI, syempre gagamit na tayo ng mga sabihin natin label, grid view at saka text box. So ngayon kasi nasa console application pa lang tayo. So ganito pa lang natin ipapakita yung display. Okay? Ito yung first. So marami pa yan. Ano bang gusto natin makuha dito? Paano pala? Sabihin natin paano pala kung wala yung ni-request natin na first, wala dyan. Sabihin natin na horse, type horse. Sabihin lang natin ha. Then i-run natin. So, syempre mag-i-error siya. Contains no matching element. Okay? Kasi hindi niya nakita. Pero actually, kung mag-breakpoint tayo dito, i-run natin. Tapos mag-press ako ng F10 para mag-jump. Hindi siya susunod dito or hindi siya mag-move sa isang step kasi nga mag-e-error agad siya dito. Pero kung ilalagay natin dito kasi meron yang first at saka meron ding first or default. Dito sa first or default, kung wala ito, i-re-return niya is null. So sasabihin niya dito pag niran natin, magbe-breakpoint tayo. Kanina nung nag-F10 ako, nag-e-error agad siya. Kasi nga, kinukuha niya yung first element, then nag-error. Kasi nga, wala siyang nakita na first element na may type ng horse. So, hindi niya nakita yon. Pero ngayon, first or default, pag hindi niya nakita, i-re-return lang niya, null. Okay? Kung halimbawa, walang type na horse, instead na mag-error siya, i-re-return niya is null. Kung titingnan natin, naglagay ako ng breakpoint, yun nga lang ha, sa mga mag-mobile user natin, hindi nyo magagamit yung breakpoint kasi yung breakpoint ay nasa Visual Studio lang yan. So, yung mga gumagamit ng sa klase natin na, ng mobile, yung C# shell, hindi kayo makakagamit ng breakpoint. Anyway, yung paggamit ng breakpoint ay kung nagdi-debug ka, kung gusto mong kunin i-analyze kung ano yung talagang nakukuha mong data. So kung pipress ako ng F10, so kanina nag-error agad siya, di ba? Pero dito hindi siya nag-error. Pero yung ni-return niyang result is null. So yan ang ano, first or yung pinagkaiba ng first at saka yung first or default. Pero definitely, parehas silang nire-return yung first sequence. Yun nga lang, yung isa, yung first, pag hindi niya nakita yung hindi niya na-meet yung gusto niyang query, mag-e-error siya. Sa first or default naman, magre-return lang siya ng null. Okay? So yan. Ano pa ba? Pwede rin tayong kumuha ng specific na data or mag-filter ng data gamit naman yung sabihin natin yung where. Okay? So okay. Tingnan muna natin where. Okay. Sa ngayon, nag-aano tayo, nag-filter tayo sa query natin, nagfi-filter tayo. So by specific lang talaga yung gusto natin makuha dito. Sabihin natin x dot name is equals to sabihin natin Blacky. Okay? Kasi now, maraming Blacky dito. Meron ilang bang Blacky meron tayo dito sa data natin? Meron tayong 1 2 3 so meron tayong tatlong Blacky dito sa static data natin. Blacky na pangalan. So
yung result nito is isang collection. Okay? So, kaya napapansin nyo dito, nag-e-error siya. Kasi nga, ito, pang isahan lang to eh. Dito naman, pang collection. So, kung gusto natin magamit yan, magagamit tayo ng index para hindi siya mag-error. Oops, ano ba? Result. Okay. Kasi kailangan muna, kasi pag gumagamit tayo ng where na operator, tapos yung gamit nating collection is list, kailangan natin lagyan sa huli ng dot to list. Yan. Then, pwede na tayong maglagay dyan ng index 0. So, ayan, hindi na nag-error. Index 0, index 0, index 0. So, yung pinapakita natin dito, yung unang result. Kasi nga, mayroong tatlong result ito eh. Si ID number 5, ID number 7, tama ba? Tatlo lang pa. Lucky. Ulit. Umpisan natin hanggang sa una. Blocky. Okay. So, meron tatlong blocky. Si 4, 5, at saka 7. Dito sa tatlong ito, pag nakuha natin, kinuha natin itong collection na ito. Itong si 4, itong si 5, at saka itong si 7. Pero nilagay natin sa list, sa bagong list. Okay? So, definitely, meron siyang index. So, pag sinabi natin index 0, yung unang, yung makukuha natin dito, yung una, pinakauna. So, yung pinakauna natin is itong si ID number 4. Ayan. ID number 4. Kasi nga, sa collection na ni-return na list, ito yung index 0. Okay? So, yung first value. Pero kung gagawin natin yan 1, ibig sabihin, yung pangalawang element o index 1. So, yung makikita natin dyan, yung pangalawang result. Ganun din, pag index 2, yung pangatlong result. Si ID number 7 naman ito. Yan. Paano kung maglagay pa ako ng 3? Of course, magkakaroon na tayo ng error kasi out of index na tayo. Out of range na tayo. Yan, out of range na. Kasi wala namang 3. Okay? Pero, syempre, kung sa isang collection, hindi naman tayo pwedeng mag-display ng ganito. Kung isa siyang collection or marami siya, tapos gusto natin ipakita lahat, ilalagay natin siya sa loob ng isang loop. Maglo-loop tayo para makuha lahat ng result na yon. Hindi na tayo gagamit ng mga index. So, itong query na ito, nag-query tayo sa collection na ito where yung name equals blocky. So, syempre, i-re-return niya dito lahat ng data dito na may pangalang blocky. So, na-filter lang ha. So, tatlo lang yung mayroong pangalang blocky. So, paano natin ilalagay sa loop yan para makita natin? Gagamit tayo ng for each. Kadalasan kasi dito, madalas ginagamit natin for each loop. Pag ganitong mag-loop tayo sa isang collection. So, mag-loop tayo sa result. Kasi nga itong result ay isang collection. Then, pwede natin ilagay ito sa loob. So, instead, nagagamit tayo ng instead, nagagamit pa tayo ng index dyan. Wala ng index. Okay? Wala ng index. So, wala na rin yung siyempre, dahil wala
Ulitin ko. Wala nang index, pero gagamitin nating object name itong item. So instead na result, gagamitin natin item. Ito na yung object niya. Object name niya. Okay? Control D. Control.write line para may space. So pag diran natin ito, lahat ng collection, lahat ng data na mayroong pangalang Blackie, lahat ng pet dito na may pangalang Blackie, ilalagay niya dito, then maglo-loop tayo para makita yung result. Okay, so i-run natin yung code natin. Ayan. So ID 4, ID 5 at saka ID 7. So dito yung query natin, kasi nga ito yung gusto natin makuha, yung may mga ano lang, yung may pangalang Blackie lang. So pinagbigyan naman tayo. Binigyan tayo ng result. Ito 'yan. So ganun gumawa ng query. So marami yan, ha? Marami. So kung gusto mo kunin lahat, walang filter, huwag kang gumamit ng ano. Hindi tayo magpe-filter, huwag kang gumamit ng where clause o where na operator. To list lang. Pag yan lang ang ginamit mo, syempre, lahat ng data ibibigay niya. From 1 to 10. Kasi wala tayong filter. So, si to list, ni-return niya lahat ng data dito. Okay? So, kung gusto natin ulit na gumamit ng filter, sabihin naman natin ngayon, where x dot ano ba? Bread? Ano ba yung mga dito? Oh, ngayon naman sabihin naman type ulit. Sabihin naman natin yung type equals cat. So the to list. So yung i-re-return niya lahat dito kasi nga naka-filter tayo. Lahat lang ng data dito na mayroong type na cat. Yan. So ganun, nagre-request tayo ng data, nire-return naman niya yung binibigay naman niya yung request natin. Depende sa query natin. Marami to eh. Kasi nga, hindi natin may isa-isa to dito eh. So, sa online class natin, pwede doon na lang natin talakayin lahat ng mga katanungan ninyo. So, ayun, ganun mag-query. Parang ano lang tayo na gusto nating kumuha ng data dito gamit ang link queue or link. So ang tawag dito link method syntax, kasi nga mapapansin ninyo ha doon sa module natin, mayroon tayong tinatawag na query syntax, mayroon naman tayong tinatawag na method syntax. So itong ginagawa ko ngayon, yung pinapakita kong example sa inyo, method syntax ito. Paano gawin ito sa ano, sa query syntax? Yung query syntax kasi iba siya. Para siyang may kahawig siya sa isang SQL query. So bigay tayo ng example ah. Ito yung kinukuha natin lahat, gamit natin yung method syntax, tinawag natin itong si toList na extension method. So ibig sabihin, kinukuha natin lahat ang data dito. Okay? Kinukuha natin lahat ang data dito. So pagdating naman sa query syntax, again, ito tawag nito is
method syntax. Yung query syntax naman, anong kapalit nito sa query syntax? Sabihin natin var results equals. So, ibahin ko lang yung variable name, ano, para hindi magkaroon ng conflict. So, magagawa ko ng query syntax na katumbas nito. Sasabihin naman natin from pet or from pet in animal db.pets select pet. Yan. Katumbas nito ay ito. So, parehas lang ang result nito. Kung titingnan natin ngayon, papalitan ko lang ito ng results kasi nga, dito ako sa results maglo-loop. Hindi na dito. Okay? So, irarang ko. So, ayan. Ganon din. Kinuha niya lahat. Kinuha niya lahat ng data. So, from pet, itong pet na ito is variable din. Okay? Variable din ito. Variable name. In animal db.pets, select pet. Okay. So, pero dito, yung ipapakita ko lang talagang example, yung tungkol sa method syntax lang. Ako yung ginagamit ko, method syntax din. Pero kung mas gusto nyo yung query syntax, it's okay. Wala namang problema. Personal preference naman yan. So, sa assessment natin, kung gusto nyo gumamit ng query syntax, okay din yan. Kung gusto nyo gumamit ng method syntax, okay din yan. So, kayo ang bahala. As long as natama yung query. Kasi pag tama yung query, tama yung result. Okay? So, okay, magbigay pa tayo ng example, ano? So, paano kung gusto kong kunin lahat ng data pero nakasort? Sabihin natin na nakasort by ascending sa name. Okay? Sasabihin natin, tanggalin muna natin to. Sabihin natin, order by x.name dot to list. Yan. Palitan ulit natin to. Okay? So, ang lalabas dito na result, ibibigay din niya lahat ito. Ibibigay din niya lahat ito. Pero sa sequence na naka-arrange alphabetically. Okay? By ascending. So, mag-start from A to Z sa name. Ito yung magiging basihan, name. So, kung iraran natin ito, ayan, nauna si Cacto, ay hindi, nauna si Beethoven, kahit siya yung panghuli talaga sa data natin. Pangalawa si Blacky. Pangatlo, Blacky pa rin. Blacky pa rin. Pangapat, Cacto, Chichi, si Choco. Ayan. So, naka-arrange na ito by, naka-sort to by ascending. So, merong order by ascending, meron ding order by descending. Dito, pag sinabing order by, ibig sabihin yan, ascending yan. Okay? So, kung order by descending, ang pipiliin mo is talagang order by descending. So, kung order by descending, syempre, mauuna sa listahan yung pinakahuli, pinakalast na yung letter sa pangalan. S, spot, ayun, pinakahuli na si Beethoven. So, nabaliktad lang ito sa result kanina. Okay. So, ano pa pwede natin ipakita dito? So, dito lang ako nagque-query, ha. Yung dito tayo nagre-request ng data sa static data na to. So, yung sa assessment ninyo, kagaya rin nito yung gagawin ninyo. O, bigay tayo ng example. Yung isa pang example. So, ngayon, ipapakilala ko yung ano bang magandang ipakita ng example dito. Mm.
Okay. Siguro, try natin yung sabihin natin, kukunin ko lahat. Okay? Pero pwede pa akong maglagay ng extension dito gamit ang skip. Ano makukuha natin dito? 7 dot take 2. Tingnan natin yung result. Okay. So, kung mapapansin ninyo sa query natin, nag-request ako ng list ng buo, di ba? Una buo, pero sabi ko skip niya yung pang hanggang 7. Skip niya. So, 1 2 3 4 5 6 7. So, definitely hindi niya kukunin ito. Wala siyang kukunin dito. 1 to 7. Yung matitira na lang yung 8 to 10. Pero sabi ko dito pa sa query ko, take 2, kunin mo lang yung dalawa. Okay? So, yung kukunin niya, yung pinakauna. Ito. So, yung result niya is 8 at saka 9. So, kung palitan natin, take 1, kukunin niya yung pinakauna. So, 8 lang yung lalabas. Kung take 3, at yung natitira. Basta, nag-skip muna tayo sa pitong object. Nag-skip tayo dito din, kumuha tayo dito. So, kung kukunin natin yung tatlo rin, lahat, makukuha natin. Okay? So, yun. Siguro, dagdagan na lang natin to sa dagdag na lang tayo ng ibang example sa susunod natin video. Okay? So, stay tuned. Please like the video at mag-subscribe na rin sa ating channel. Bye-bye!